So we will have. So we will have. So sa inaabang ang matchup nga ng Los Angeles Lakers at pati na rin itong Brooklyn Nets ay marami nga sa kanilang superstar ang wala. Para nga dito sa Los Angeles Lakers, wala ang kanilang superstar big man na si Anthony Davis dahil sa kanyang calf strain injury. Wala rin si Dennis Schroeder na game time decision lang ang nangyari. Hindi nga siya pinayagan ng NBA na maglaro dahil sa kanilang health and safety protocols. At para naman sa Nets, si Kevin Durant nga ay wala dahil nga sa kanyang hamstring injury. So parang ang hindi pa natin makita ang talagang full potential ng makita nating matchup between the Lakers and the Nets dahil maraming ang player nila ang wala. Pero nandiyan pa rin naman ang kanilang ibang superstar na si LeBron James para sa Lakers, si Harden at si Kyrie para sa Nets. So umpisa na nga natin ang nangyari sa first quarter ang Los Angeles Lakers ay merong mabilis na 5-0 run at sumagot nga din dyan ng Nets ng kanilang 5-0 run at naging tied nga ang ball game 5 points at si LeBron naman ay nagkaroon ng quick 5 points. Nakashoot nga siya ng dalawang layup, ang isa doon ay end one nga kaso ay namintis niya ngayon. Si Harden naman dito sa first quarter nakashoot nga ng dalawang threes at si Kyle Kuzma din para sa Los Angeles Lakers ay may dalawang threes nga rin. So sa buong first quarter nga ay parang halos palitan nga lang sila ng score at hindi nga sila masyadong nagkakalayuan ng score. At ang napansin ko nga dito sa first quarter dito between the Los Angeles Lakers at sa Nets ay mababa nga ang kanilang energy dito umpisa pa lamang. Pero ang Brooklyn Nets nga nung late sa first quarter nga nakuha na nila ang kanilang rhythm. Nag-init nga sila bigla sa kanilang 3-point shooting para bang lumabas yung kanilang number 1 offense sa liga. At sa pagtatapos nga ng quarter ay may score na 31-28. Si Kyle Kuzma may 8 points, si James Harden may 8 points din. At sa second quarter naman, itong Brooklyn Nets patuloy pa din ang kanilang hot shooting. Nagkaroon nga sila ng 10-point lead early pa lamang sa second quarter. Tapos si Montrezl Harrell naman ay nagkaroon ng quick 4 points para medyo ibaba nga ang kalamangan netong Brooklyn Nets. Sa umpisa pa nga lang ng paglalaban neto ng Lakers at ang Nets, itong Brooklyn Nets ay mayroon ng 7 out of 11 3-point shooting at nagkaroon na nga sila ng 12-point lead against dito sa World Champs na Lakers. So dito nga sa laban na ito, sa first half ang Los Angeles Lakers ay yung opensa nila ay parang wala. Parang natutulog nga ang opensa nila. Mayroon naman itong si Joe Harris ng Brooklyn Nets ay nakashoot nga ng 3 sunod-sunod na 3-pointer. Isa nga doon ay bank shot. Kaya nga't lumaki na ang kalamangan ng Brooklyn Nets sa 19 points. So yung opensa ng Brooklyn Nets talaga ay lumalabas nga dito sa first half. At nahihirapan nga ang Los Angeles Lakers na pigilan sila. Pero nga pagpasok ni LeBron with under 3 minutes na lang sa second quarter, ang Los Angeles Lakers offense ay nag-umpisa lang ang mabuhay. Sa 3 minutes ngayon na paglalaro ni LeBron James ay nakascore nga siya ng mabilisang 7 points. At si Caldwell Pope naman nakashoot ng 3-pointer parang nga medyo ibaba ang kalamangan ng Brooklyn Nets. At sa pagtatapos nga netong second quarter, meron ngang 11-point lead ang Brooklyn Nets 64-53 against dito sa Lakers. At sa third quarter nga itong Brooklyn Nets ay nakashoot nga ng dalawang 3-pointer na mabilisan. Si Joe Harris nga at si James Harden ang may gawa niyan. Kaya nga 17-point lead na nga ang naging kalamangan nila against dito sa Los Angeles Lakers. Pero itong Lakers, slowly but surely na binababa nila ang kalamangan. Umabot nga sa 10-point lead na lang. At yun, napatayang out nga ang Brooklyn Nets. Nakashoot nga dyan si LeBron ng tough fadeaway at isang dunk. Pero nga itong si TLC or Timotei Luwabo-Cabarrot ay nakashoot nga ng dalawang 3-pointer. So in total, nakalimang 3-pointer siya sa third quarter pa nga lang. So ang Brooklyn Nets, napaka-unstoppable nga nila sa 3-point line sa laban na ito. Sobrang init nila. Scorching hot, kumbaga. 16 out of 30 nga sila sa 3-point line sa third quarter pa lamang ito. 53% ang kanilang field goal percentage. At dahil dyan, umakyat na nga sa 20-point lead ang kanilang kalamangan laban sa Los Angeles Lakers. Pagdating sa fourth quarter, same story pa din naman. Mainit pa din ang Brooklyn Nets at ang Los Angeles Lakers. Tinatry kumambak pero wala na nga. Kapos nga sila at panay turnover nga ang ginagawa nila at hindi nga nila ma-shoot ng kanilang mga tira. So yun nga, sa pagtatapos ng laban na ito, may final score na 109-98 Brooklyn Nets. Para sa leading scorer, si James Harden niya may 23 points, 11 assists at 5 rebounds. Para sa Los Angeles Lakers, LeBron ay may 32 points, 8 rebounds at 7 assists. So yun nga nangyari sa laban na ito ng Lakers at ng Brooklyn Nets. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!